Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 17. Maigi ang tuyong kakaunting subo at may katahimikan kaysa bahay na puno ng mga hain na may pagtatalo. Ang matalinong tagapaglingkod ay mamumuno sa anak na nagdudulot ng kahihiyan at magkakaroon ng bahagi ng mana sa gitna ng mga kapatid. Ang palayok na pangpino ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Ang masamang manggagawa ay nakikinig sa mga maling labi at ang sinungaling ay nakikinig sa pilyo na dila. Sino mang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa kanyang may lalang at siyang nagagalak sa mga kasakunaan ay siguradong mapaparusahan. Ang mga apo ay korona ng matatanda at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga ama. Ang mainam na pananalita ay hindi nararapat sa mangmang, lalong hindi ang mga sinungaling na tabi sa isang prinsipe. Ang regalo ay parang mahalagang bato sa mga mata niyaong nagtataglay nito. Saan man lumiko, ito ay umuunlad. Siyang nagtatakip ng pagsalangsang ay umahanap ng pag-ibig. Ngunit ang umuulit ng isang bagay ay naghihiwalay ng mga magkakaibigan. Ang saway ay higit na pumapasok sa isang pantas kaysa sa isang daang hampas sa isang mangmang. Ang masamang tao ay naghahanap lamang ng paghihimagsik, kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. Hayaan ang isang oso na ninakawan ng kanyang mga anak ay makatagpo ng isang tao, kaysa isang hangal sa kanyang kamangmangan. Sino mang gumaganti ng masama sa mabuti, ang kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Ang simula ng pagkakaalit ay gaya ng kung ang isa ay naglalabas ng tubig, kaya't iwan mo ang pagtatalo bago ito makialam. Siyang umaaring ganap sa masama at siyang humahatol sa matuwid, silang dalawa ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang makakuha ng karunungan, dangang wala siyang puso para dito? Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kahirapan. Ang taong walang unawa ay nakikipagkamay at nagiging tagapanagot sa harapan ng kanyang kaibigan. Siyang umiibig ng pagsalangsang na umiibig sa alitan, at siyang nagtataas ng kanyang pintuang daan ay umahanap ng kapahamakan. Siyang may subail na puso ay hindi nakasusumpong ng mabuti, at siyang may subail na dila ay nahuhulog sa kasamaan. Siyang nagkaanak ng mangmang ay gumagawa nito sa kanyang kadalamhatian, at ang ama ng mangmang ay walang kagalakan. Ang masayang puso ay gumagawa ng mabuti na parang gamot, ngunit ang wasak na diwa ay nakatutuyo ng mga buto. Ang masamang tao ay kumukuha ng regalo mula sa sinapupunan upang ilihis ang mga daan ng kahatulan. Ang karunungan ay nasa harap niya na may unawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga dulo ng lupa. Ang mangmang na anak ay kapighatian sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Gayun din ang parusahan ang matuwid ay hindi mabuti o ang saktan ang mga prinsipe para sa katuwiran. Siyang may kaalaman ay nag-iingat ng kanyang mga salita at ang taong may unawa ay may mahusay na diwa. Maging ang mangmang, pagka siya'y tumahimik ay ibibilang na pantas at siyang nagpipikit ng kanyang mga labi ay itinuturing na taong may unawa.